It is wonderful to be with the Lord, our Creator. It's beautiful to be one with God, our Sustainer. Christmas is about telling and retelling timeless stories. And the studious student, the careful student of God's Word, will always find fresh revelations from old stories. The beautiful story of Christmas is asking for, is requiring a very responsible attitude. Ang ating pong pag-aaral, to further appreciate the spirit of Christmas, responsible responses to Christmas. Ano ba yung tama, responsableng pagsagot sa mga ibinibigay sa atin ng Diyos at ang ating tugon sa Kanyang mga pagtuturo? Ama namin sa langit, patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan nang walang sagabal para lumapit kami sa inyong harapan. Pakilinis niyo po kami, Panginoon. Hinahayag namin sa iyong aming pangangailangan, pagkukulang, mga pagkakamali, ang aming mga karumihan. Hugasan niyo ng dugo ni Jesus. At nawa, Panginoon, ang pagpapala niyo dumaloy mula sa inyong mapagkalingang puso tungo sa aming pangangailangan, tungo sa aming... Bless us with your forgiveness and with your powerful healing. Teach us. Straighten our paths, O God. At papagliwanagin niyo po ang aming isip at nang kami lalong malagay sa lugar na maaari kaming kumilala, magmahal, at magpahalaga lalo sa kahulugan ng Pasko. May your message continue, Lord, to liberate us and empower us to be more and more like your Son, Jesus. So be our speaker, Father. Speak in power and majesty, and may your words be understood by our simple minds. Enable us to see you, to touch you, and to follow you. Protect us from lies and falsehood. Protect us from evil works of men and spirits. And may your mercies abound in our lives. As we ponder your words, may you also heal our bodies and our emotions. In the name of your Son, our healer, the Lord Jesus Christ, we pray. Luke 2, 8 to 20. Isang storyang hindi yata mauubusan ng mga pagtuturo sa mga anak ng Diyos. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. So nakikita po natin na itong kasaysayan na ito ng mga pastol na nag-aalaga ng mga hayop doon, sa labas ng kanilang mga bahay, nasa labas ng bayan, nandun sa mga bukid, sila ay nagbabantay ng mga alaga nilang hayop kahit gabi na. At bigla na lamang na hindi nila inaasahan ay nagpakita sa kanila isang anghel at nagliwanag sa kanilang kapaligiran at natural sila ay natakot. Verse 10, "But the angel said to them, 'Do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloth and lying in a manger.'" Nakakatakot siyempre yung biglang magliwanag sa kapaligiran mo at may magpakita sa iyong anghel. Pero ang anghel nito ay tagapagdala ng magandang balita. Kaya sabi niya, huwag kang matakot. Ang daladala ko ay napakagandang balita na ikagagalak ninyo at ang lahat ng sangkatauhan. Sapagkat isinilang na si Kristo na Panginoon at tagapagligtas. At sabi, ito ang patunay, makikilala nyo, makakakita kayo ng isang bata na binalot sa lampin at natutulog siya sa sabsaban o sa kainan ng mga hayop. Wala naman silang nakikitang tao na ipinapanganak sa bahay ng hayop kahit gano'ng kahirap yung mga tao. Pero ito talaga kakaiba. Sabi, malalaman yung yun, ito ang inyong hahanapin na pahiwatig. At pagkatapos niya sa verse 13, "Suddenly a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, 'Glory to God in the highest, and on earth peace to men on whom His favor rests.'" Hindi pa sapat ang isang anghel na nagpakita sa kanila, nung pakinggan nila yung isa na yon, ay nagbabaan pa ang pagkarami-rami, heavenly hosts. Maaaring ito'y libo-libo, daan-daan. Hindi sinabi kung ilan, but a host can be composed of several thousands. At nag-aawitan ng mga ito. At sa awit nila, ipinapapurihan nila ang Diyos sa kataas-taasan sapagkat magkakaroon daw ng kapayapaan ang tao sapagkat ang tao ay kinakasihan ng pagpapala ng Diyos.
Verse 15, when the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about. So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. Nagkaisa ang mga pastol na ito, naiwan muna ang kanilang binabantay ang mga hayop, maaring may na-assign na isang magbantay doon, at silang lahat ay sumunod sa sinabi ng anghel. Pumasok sila sa kabayanan at hinalughog nila ang bayan, hinanap nila ang bata na natutulog sa kulungan ng mga hayop at nakita nga nila si Maria at si Jose at ang batang natihimlay kasama ng mga hayop. Verse 17, when they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child. And all who heard it were amazed at what the shepherd said to them. But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told. Matapos nilang mapatunayan ay pinanganak na ang Kristo, na alam nila ang kasaysayan ng kanilang bayan, alam nila ang hinihintay nilang tagapagligtas, kaya madali naman silang pagsabihan nito dahil hindi kakaiba sa kanilang kwento. They were familiar with this prophecy. At nung makita nila na totoo nga, ipinanganak na, at ang nagpatotoo doon, yung anghel na lumabas sa kanila. Kung nakakita lang sila ng bata na nandun sa bahay ng hayop, ano naman ang sobrang kagimbal-gimbal doon. Pero ang nagpatotoo, mga anghel na nagliwanag ang kapaligiran at kitang-kita nilang bumaba at bumalik muli sa langit. At sila ay namalita nito at ang lahat ng nakarinig ay na-amaze sila. Humanga, nagulat at natuwa. At samantalang si Maria naman, tahimik na pinagbulay-bulayan ang kahulugan ng lahat ng mga naganap na ito. Napakabilis kasi ng mga pangyayari sa buhay ni Mary. Mula sa isang dalaga na ikakasal, bigla siyang nanganak na lang, nagdalang tao at nanganak, at ngayon ito ipinanganak na. So she quietly pondered these things, at sabi nga daw, she treasured all this and pondered them in her heart. Isang tahimik na pagpapahalaga at papagbulay-bulay. Now, what are the who's and what's and when's and where's of this Christmas story? First of all, there were the shepherds. Anong masasabi natin tungkol sa kanila? Mga simpleng tao. Ano ang malalim na pahiwatig nito? That Christmas is about dignifying the underclass. Hindi naman nagpakita yung mga anghel sa mga mayayaman, hindi nagpakita sa mga gobernador, hindi nagpakita sa mga government officials, nagpakita sa mga karaniwang tao. That Christmas is about affirming the outsider, the poor, the social outcast. That God and God's Son would be on the side of these people who have been being oppressed for a long, long time. And the angels were there. Heavenly message being brought by heavenly messengers. Anong nakikita natin dito? Christmas is the joining of heaven and earth, of the spirit and the flesh, of God and humans. Sapagkat yung pagbaba ng mga anghel, isang napakalaking simbolo na ibinaba ang langit, binuksan ang pinto ng langit, at ang Espiritu ng Diyos mananahan sa tao. Ano pa ang mga elemento ng Paskong ito? Anong ginagawa ng mga shepherd? They were keeping watch over their flocks at night. Nagtatrabaho, nagbabantay kahit gabi. Ano ang pahiwatig? That revelation and visitation from heaven comes to those who are faithful to do their duties, to those who are busy at work. Ang pagpapahayag ay hindi ibinigay sa mga walang ginagawa, mga nakatunganga, ibinigay sa mga abalang nagtatrabaho doon sa bukid kahit gabi. Maaalala natin na kahit si Moses, nagpakita sa kanya yung apoy na symbol ng presensya ng Diyos nung siya man ay nagbabantay ng mga tupa sa gabi. Doon din nagpakita yung burning bush sa kanya. Pag tayo ay matapat sa ating mga ginagawa, busy sa ating mga tungkulin,
doon tayo lalong nagiging handa na makausap ng Diyos. At ang sabi ng anghel, do not be afraid. Huwag matakot. Ano po ang pahiwatig at mensahe nito that Christmas is not to be feared? Mga ninong at ninang, natatakot ba kayong malapit na ang Pasko? Mga employers, natatakot ba kayong 13th month season na ngayon? Natatakot ba tayo na marami na naman tayong dapat pagtaguan o pagpaliwanagan? It is the materialistic orientation that has become of Christmas that gives us fears. It is the materialistic orientation that has become of Christmas that encourages a culture of criminality pag malapit na ang Pasko. Dumadami ang kidnap, dumadami ang hold-up, dumadami ang nakawan kasi dapat magkaroon ng maalat na hamon at kesong lasang amag. So nagkakaroon ng masyadong maraming obligasyon ng mga tao kaya tuloy nagiging pahirap sa loob sa halip na paluwag sa hinga ang Pasko. At sinabi ng anghel, ang daladala niya, good news. Christmas is about the good news, not about other things, not about other issues. At babalikan natin yung good news na yan. Sabi pa, ang good news na ito ay for all people. Para sa lahat. Christmas is for all. Hindi lang para sa mga bata, para rin sa matanda. At hindi rin ito para lang sa mahirap, para rin sa may kaya. Kasi yung may kaya at mayaman, tao rin yun na naghahanap na mapansin, maalala, mabati, mamahal. Ito ay para sa lahat. At ang center ng Pasko, sabi ng anghel, is the Savior. Christmas is about the Savior, therefore it is about salvation. The story of Christmas is the story of salvation. Kaligtasan, paghango ng Diyos sa tao, sa hirap at sa kawalang pag-asa. At anong makikita dito? Isang bata lying in a manger. Anak ng Diyos, hindi nakahiga sa waterbed, hindi nakahiga sa malaking kama, sa mga damo na ginawang higaan niya para siya ipanganak. The original Christmas was simple. Ang layo-layo na nung Pasko ngayon na iniisip natin. Simple. And it was about praising God. Yung mga anghel, pinuri ang Diyos. Yung mga nag-aalaga ng hayop, pinuri ang Diyos. Yung napalitaan nila, pinuri ang Diyos. Therefore, Christmas is about praising God. Dapat natin itong maalala eh, kasi madali rin tayo, kahit tayong mga nagsasabing mga anak ng Diyos, madali tayong malunod at madala ng akala ng sanlibutan tungkol sa Pasko. But Christmas is about praising God. At nag-usap-usap yung mga pastol kung anong gagawin nila sa nadinig nilang balita at utos sa kanila ng anghel na puntahan si Jesus. Sabi, they said to one another. If you say things to one another, what is the message of Christmas? That Christmas is about communication and agreement. It's about consensus. Christmas is about unity. Ngayon, kung magpapasko kayo o Pasko kayo ng Pasko, pero meron kayo hindi kinakausap, hindi kayo nakikipag-usap, eh hindi totoong Pasko yun. Nakita natin yung elemento, they said to one another, at sabi naman nila, let's go. Nagkasundo dahil nag-usap-usap. Christmas is about action. It's about moving towards Jesus. Saan ba sila pupunta? Sa mall? Saan ba sila pupunta? Sa Divisoria? Sa shopping center? Hindi. Pupunta sila kung nasaan si Jesus. Yun ang pupuntahan nila. Yun ang dapat pinupuntahan ng Pasko. This is a responsible reaction to God's initiative and to God's invitation to go to where Jesus is. At ang lugar na yun ngayon ay hindi na isang physical place. It could be a mission. When you do the mission of Jesus, then you go to where Jesus is because that's where He works. Napakahalaga na dibdibin natin ang kahulugan ng Pasko para hindi nagiging ingay lang ang ating mga selebrasyon. At sinabi ng mga shepherd, well, nangyari ang lahat according to what the Lord has told us.
So the shepherds were aware of the promise, the prophecy, and God's words. Dahil may nagkwento sa kanila, may nagsabi, bago pa man dumating yung gabing yun. Kaya tayo, kung gusto nating talagang magbigay ng regalo ng Pasko sa mga tao, dapat ikwento natin ang kwento ni Jesus para sila man at mautusan, mapagsabihan, mabigyan ng mga revelation na personal, madali na nilang tanggapin dahil nauna ang pagtuturo sa kanila. God could continue revealing to people. Pero tingnan niyo po ang style ng Diyos, isang anghel lang muna. Nung pinansin yung isa, tsaka nagdatingan yung marami, sa buhay natin, maaaring may mga dumadating na pa isa-isang anghel, di natin pinapansin, hindi tuloy sumusunod yung maraming dapat sana ay nakaplanong magpakita rin. Tinitingnan muna ng Panginoon what we do with little before He gives us much. Pag binibigyan tayo ng konting kabuhayan, konting pagkakataon, konting tagumpay, tinitingnan ng Panginoon kung anong gagawin natin sa konti, pero nakalaan ay marami. Nakalagay sa Bible, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Pero kadalasan kasi sa simula pa lang ng test, mabagsak na tayo. Kaunting-kaunting tagumpay, yumayabang. Kaunting lakas nakakalimot sa Diyos. Kaya mahalaga yung konti pinapahalagahan. Because little can become much when our heart is in the right place. And what did the shepherds do after they have agreed? They hurried off. Nagmadali. There was quick obedience, quick action. Pag may alam tayong utos ng Diyos, ipinapagawa sa atin, assignment natin, duty, do it quickly. Bakit quickly? Pag tayo'y nagpahintay-hintay, nagpatumpik-tumpik, makakasingit si Satanas, sisirain ang ating loob, bibigyan tayo ng abala, hindi na matutuloy yung gusto nating mabuting gawin sana. What did they do after they have proven that Jesus was born? They spread the word. Christmas is about spreading the word that Jesus was born and what it means. At sinabi doon, this was concerning what had been told them about this child. Therefore, the word is about Jesus. Christ is the center. Christ is the message of Christmas. Walang iba. Ang mga tao naman, sabi, they were amazed. Faithful rendition of the news result in amazement. Pag ang kumakanta tungkol kay Jesus ay maganda ang pagkanta, ang bunga, the listeners are amazed. Pag ang Bible study leader, ang preacher, ang nagsishare, ang nagpapatotoo, tama at maganda ang ginagawa, people will be amazed. Because the story of Jesus is amazing. Sobra ka nalang walang kakwenta-kwentang magkwento pag yung nakikinig ay hindi ginanahan. Kasi yung kwento mismo, ang ganda-ganda na. Konting-konti na lamang ang kailangan para ito ay maipakita ng maganda at maipresent ng tama. Kaya malaki ang pananagutan ng choir na kumakanta. Dapat ang nakikinig, ma-amaze. Hindi lang, ay, mali ang tono. Ay, mali ang letra. Ay, bakit yung isang babae bumubuka lang ang bibig, hindi naman kumakanta, nagli-lip-sync. Pagka ganun, hindi na-amaze. Nakukonsume ang nakikinig. We have done injustice to Jesus. Ganon din yung preacher, yung teacher, ganon din yung presider, lahat ng may ginagawa na ipinepresent ang gawain ng Panginoon, pag walang kwenta ang pag-handle, people are not amazed. The story is amazing and it demands a beautiful and faithful rendition. Si Mary, she treasured up all these things in her heart. Obviously, Jesus is the treasure of Christmas. At saan pinahalagahan? Sa puso. Hindi malaking kwento kay Mary na may nagdatingan ng mga anghel. Hindi malaking kwento sa kanya na may nagdatingan ng mga shepherd. Ang kwento sa kanya, si Jesus. At kung ano ang kahulugan nito. She pondered them in her heart. Therefore, Christmas is about pondering. It's about reflecting on Jesus. Pag sobra kang busy, kaluluto, kasasyap, kababalot, sobra kang busy, kaayos, event, 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 may time ka pa ba to ponder Jesus in your heart?
Kaya ang nangyayari, iba pagod na pagod pagkatapos ng Pasko, nagkaka-nervous breakdown, hirap na hirap, umiinit ang ulo sa dami ng ihahanda, sa dami ng gagawin, nagsisigawan na yung mga pagkakapatid dahil nagde-decorate at maraming gagawin. But when we don't have time to ponder these things in our heart, hindi totoo yung Pasko. At anong sinabi, everybody ended up glorifying and praising God. Christmas is about glorifying and praising God for the birth of Jesus and for Jesus' ministry himself. Aside from this, and as we have already mentioned, therefore, what are the responsible responses to Christmas? One, be open in faith to what is revealed. Bumaba ang anghel, malayo-layo din naman ang langit, ah. Bumaba ang anghel, yung mga shepherd, nagbukas ng puso sa mensahe. Pag kinakausap tayo ng Diyos, through an angel or through a verse in the Bible, through the lines of a song, do we open our hearts to what is revealed? Si Mary, nung dumating yung anghel para sa sabihan na magandang balita para sa'yo, maaabala ang buhay mo. Kadalagang tao mo, magdadalang tao ka at malalagay ka sa gulot, alanganin, pati ang nobyo mo, pagdududahan ka. Yun ang magandang balita sa kanya. But Mary agreed in faith and submitted herself to the divine plan. Sabi niya sa Luke 1:38, I am the Lord's servant. Mary answered, may it be to me as you have said. Then the angel left her. Hanggang ngayon mga kapatid, kinakausap pa rin bawat isa sa atin ng Diyos. Isa-isa pa rin tayong binibigyan ng assignment. Hindi pa naman tapos ang gawain ng Diyos eh. Patuloy pa. Patuloy pang nagliligtas ang Diyos dahil hindi pa siya naghuhukom. Patuloy pa na si Jesus gusto niyang isilang sa maraming puso, sa maraming sabsaban, sa maraming Bethlehem. Pero may mga Mary pa rin na hanggang ngayon sinasabi niya, maaabala ka, malalagay ka sa alanganin, mapapagod ka. Ang mga plano mo kailangang isa-isang tabi mo dahil may ibang plano ako para sa'yo. Natutupad ang Pasko araw-araw kung pumapayag tayo sa sinasabi ng Diyos na gawin natin. At hindi tayo nililinlang ng Diyos. Malinaw lagi that there is a price to pay, that there is a high cost. But, of course, the work of Jesus is the biggest project of all. Kaya ang tao hanggang ngayon, pwedeng maging kasangkapan ng patuloy na Pasko. May Pasko tuwing si Jesus isinisilang sa puso ng ibang tao. Dahil may mga Maria na handa na isa-isang tabi ang kanilang personal convenience and plans and desires to be instruments of God. Now the shepherds saw the angels. They heard the news. They left their flocks and looked for Jesus. Hindi naman din madali. Malayo din yung bukid mula sa bayan. Pero hinanap nila si Jesus. Saan nyo kailangang hanapin si Jesus? Hindi na kailangan magpunta sa Bethlehem. Saan mang Bible study na nakikita nyo si Jesus? Saan mang worship na nakikita nyo si Jesus? Saan mang gawain na nakakapaglingkod tayo at kasama nating naglilingkod si Jesus? Yun ang ating Bethlehem na dapat puntahan. At patuloy pa rin tayong pinapapunta ngayon. Walang naiiba. At ang nangyari sa mga taong nakinig sa patotoo ng mga shepherds na ito, they were amazed. People must be amazed. Dahil sa ating ginagawa na nakilala natin ang Panginoon at tapos ipinamamalita na natin sa mga tao. God still reveals Himself. So in the story, what is another responsible response? As we have said, share the good news. Yung iba naman, magpapadala na lang ng Christmas card, yung spelling pa ng Christmas, X-mas. Nawala pa si Jesus. Ang iksi-iksi, ilang letra ba yung Christ? C-H-R-I-S-T. Ilan yun? Ang konti. Papalitan pa ng X. X ang nas. Napaka-irresponsable. Can you tolerate that na idinadrop yung pangalan ni Kristo? Pinapalitan ng X. Share the good news. The good news is that Christ was born. Magpapadala ka lang ng Christmas card, mga matatabang mama pa na nakapula. Ano naman ang kinalaman nun? Maisa-save ka ba nun? O mga drawing ng mga putubongbong. Masarap, pero hindi savior. Hindi yun ang kwento ng Pasko. Kaya dapat alam natin kung ano yung kwento ng Pasko.
Luke 2:17, when they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child. Kung ang mga anak lang ng Diyos, responsibly sharing Jesus to one person a month, huh? Isang tao, isang buwan, ang sabi niyo, halika, maupo tayo, may ikukwento ako sa iyo. Alam mo na ang kwentong ito, pero balikan natin. Baka meron tayong namiss eh. Then ikukwento mo ang kwento ni Jesus, at yung tao, i-encourage mo na tanggapin si Jesus sa Panginoon at tagapagligtas. Tigi-tigisa lang tayo sa isang buwan, dapat din na tayo kasya dito noon pa. Tingnan niyo, may mga bakanting upuan pa sa tabi niyo. Alam niyo ba mga kapintasan ninyo at pagpintasan ko na may mga bakante pa dyan? May lugar na nga, binabayaran na natin yung rent, wala pa yung tao. Paano? Wala naman tayong bit-bit dito kundi cellphone at bag pag nagpupunta. Dapat dinadala mo ang tao tulad nito mga shepherds na ito. Hindi lang sila shepherd, they were disciples and disciplers. Ipinapamalita nila na pagka nakarinig ka ng balita, marami naman sa atin, very responsible. Yung nga iba eh, nagtatayo pa ng mga site nila sa internet at kung ano-ano, kinukwento doon ang mga narinig nila sa message. Yun, ginagamit natin yung technology. It's very, very responsible. Tiyakin nyo lang na ang kinukwento nyo, tama. No? Kasi baka mamaya, nababaloktot na yun pagka ikinukwento. Dapat, tama. Dapat faithful yung rendition. So, napakahalaga na ginagawa natin yun, na tayo ay nagkukwento. At gayahin din natin si Mary, ponder the wonderful news. Meditate on it. Pag-usapan at pag-isipan, kinakausap mo ang sarili mo, ano bang kahulugan sa akin ni Jesus? May sakit ako ngayon, anong kahulugan niya? Maraming pera ako ngayon, anong kahulugan niya? Wala akong pera ngayon, anong kahulugan niya? You always ponder the meaning of Jesus in your life. Find its significance to the whole of humanity and very especially to you personally. Luke 2:19, but Mary treasured up all of these things and pondered them in her heart. What is the great meaning of Christmas? Nasabi ko, babalikan natin. Ano nga ba? Pag tinanong tayo, halimbawa, ng isang hindi Kristiyano, hindi Protestante, hindi Katoliko, iba ang background, ibang-iba, sinabi sa iyo, ano ba talaga kahulugan ng Pasko? Ba't kayo nagsiselebrate? Siyempre, sabi niya, dahil isinilang na ang tagapagligtas. Anong alam natin tungkol dun? Reviewin natin so we can tell it correctly. At kung hindi pa natin alam, at yung malaman man lang natin. What is the story of Christmas? First of all, the background, man is sinful. Makasalanan ang tao. Doon nagsisimula ang Pasko, sa kasalanan. Kung walang kasalanan, walang kailangan na Pasko. Romans 3:10, as it is written, there is no one righteous, not even one. So given, makasalanan ang tao, ano pang susunod doon? Sin is to be judged. Banal ang Diyos, paparusahan niya ang kasalanan. At ang parusa sa kasalanan, hindi ka makakapiling ng Diyos sa kabilang buhay. Oras na namatay ka, hindi ka nasasama sa Diyos magpakailanman kung ikay mamamatay na makasalanan at kamatayan mo ang iyong kasalanan. Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan ng katawan at kamatayan ng espiritu panghabang panahong pagkawalay sa Diyos. Therefore, all people will be condemned. Why all people will be condemned? Because all have sinned. And sin will be judged. Therefore, all people who have sinned will be judged. Ephesians 2:3, all of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our sinful nature and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature objects of wrath. Sabi nitong sumulat ng Ephesians, tayo mga mananampalataya, tulad din ng mga hindi mananampalataya, ganun din tayo nung araw. Once we were also ruled by our selfish desires. We made God angry, and we were going to be punished like everyone else. At ano pa ang kasunod niyan? All have sinned, sin will be punished, therefore everybody will be punished. But God loves people and does not want them to perish.
God sends Jesus to be the sacrifice, the payment for our sins. The justice of God requires that sin be paid for. The mercy of God spared the sinful man, and instead of that, God sent His Son, Jesus, to pay for all the sins of all people. Kung gusto kong mamatay para sa inyo, magiging martyr lang ako. Pwedeng maging bayani ako, pero hindi ako pwede maging tagapagligtas. Kasi yung value ng dugo ko, hindi naman mas mataas sa value nyo, pare-pareho lang tayong tao. At sa dumi ng dugo ko, pagka hinugasan kayo, baka madagdag pa sa dumi nyo na original, mas dumumi pa kayo. So anong kailangan ng tao? Magbabayad sa kanyang kasalanan ay yung ahalaga ng buhay, higit sa halaga ng lahat ng tao sa lahat ng panahong pinagsama-sama. At ang pwede lang maging qualified doon, ang anak ng Diyos. Ang kailangan ng tao, yung maghuhugas sa kanyang kasalanan, na yung dugong ihuhugas, walang dalang additional and extra sin na dadagdag sa sin noong hinuhugasan. And only Jesus is sinless. Kaya kailangan, kung ang Diyos ay makatarungan, dapat niyang parusahan ang kasalanan. Pero kung siya ay mabait, dapat niyang iligtas yung mapaparusahan. At ang ginawa niya, ang sarili niyang laman, ang sarili niyang dugo, ang sarili niyang espiritu, ang kanyang anak na si Jesus, ang inilagay niya sa lugar ng tao para magbayad para sa ating mga kasalanan. Kung may utang ka, binayaran ng isang nakahihigit sa iyo, edi bayad na. Ligtas ka na, hindi dahil nagbayad ka, kasi may nagbayad para sa iyo. At yun si Jesus, yun ang magandang balita. Ipinanganak na ang anak ng Diyos na magliligtas sa buong sangkatauhan. The value of the life of Jesus being the Son of God is greater than all the value of all lives that lived, are living, and will still be born. Because He is God the Son. Kaya napakahalaga nung kwento na yan. John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Ganun na lang ang pag-ibig ng mundo sa lahat ng tao, na ang kaisa-isa niyang anak ay ipinadala niya sa lupa para huwag maparusahan lahat ng tao dahil ako ni Jesus ang parusa ng lahat. Sasabi na iba, bakit hindi nalang i-declare ng Diyos ang amnesty? Hindi siya presidente. Siya ay Diyos. Ang Diyos ay nagpaparusa sa mali. Ang mga presidente lamang nagpapalusot sa mali. Ang Diyos hindi. Dapat bayaran. Kaya lang, ganun na lang ang pagmamahal na yung kumbaga may presidente ka, yung sariling anak niya, ang pinagbayad niya ng utang ng lahat ng mga bandido at masasamang tao. Ganun ang ginawa ng Diyos. Ang sarili niyang anak na galing sa kanya, pinagsakatawang tao para akuin sa katawan na yon ang lahat ng kasalanan ng katawan at ng espiritu ng tao. Para maligtas tayong lahat. Through Jesus, God's justice and God's mercy were both accomplished on the cross. Nowhere else can you combine justice and mercy. If you are just, you cannot be merciful. Kaya nakikita nyo yung Lady Justice, yung sagisag ng katarungan, may piring ang mata, walang awa. May hawak na timbangan, may hawak na tabak, yung timbangin at kulang, tatagain niya. May takipang mata niya. Hindi niya sinisilip, ay kamag-anak ko pala to, ay kapartido ko pala to, absuelto. Hindi ganun ang justice. At hindi ganun ang Diyos. Kaya babayaran ang kasalanan, kaya lang may nagbayad. Siya rin, kasi sa Diyos din naman galing si Jesus, na satisfy pareho. Ngayon, kung kayo maawain, hindi kayo pwedeng maging hukom. Because kung maawain kayo, you cannot be just. Pero kita nyo yung himala, justice and mercy nagsabay, sa krus lang pwedeng mangyari. Isang malaking himala. Yun ang good news. That God never compromised His justice, but God continued to be merciful through Jesus. Without Jesus, there can be no salvation. Because He is the only Son of God, capable of saving people and willing and able to save people. Hebrews 10:10, we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all. Minsan lang ang sakripisyo ni Jesus. Bakit? Because Jesus is God. He is a man, but He's also God. Therefore, everything He did is timeless.
hindi lang effective noong panahon niya, retroactive sa panahon na hindi pa siya isinilang, at effective sa panahon kahit bumalik na siya sa langit. Kasi ang ginawa niya as divine is timeless, effective for all. Matthew 20:28, the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Sa isang buhay na namatay, lahat ng patay na buhay. Pero hindi automatic. Hindi common namatay si Jesus at nabuhay na muli, lahat ng tao, saved na. Kailangan marinig yung balita na yon, paniwalaan yon, tanggapin yon sa puso, at buksan ang puso kay Jesus at tanggapin siyang Panginoon at tagapagligtas. It's not enough to know that Jesus is Savior. You've got to make Him your personal Savior. Kaya ang kwento dapat super linaw. Na hindi, ay, ang ganda pala ng kwento. Pero yung tao naman hindi na-challenge na magsisi. Hindi na-challenge sa talikuran ng kanyang kasalanan. Buksan ang puso niya at tanggapin si Jesus. Kwento lang. Kaya responsible dapat yung response. Ang ending dapat ng ating tunay na pagtugon sa Pasko, may masave. Una ikaw, at tapos lahat ng kukwentuhan mo masave. Dahil ang ganda mong magkwento. Whoever hears the good news, whoever believes in and accepts Jesus as Savior, gets saved. Because their sins are charged to Christ. Biglang si Jesus ang nagiging tagapagbayad, kaya siya ang tagapagligtas. 1 Peter 2:24, concerning Jesus and the cross, He Himself bore our sins in His body on the tree. Tree meaning the cross. So that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds, you have been healed. Christ carried the burden of our sins. He was nailed to the cross so that we would stop sinning and start living right. By His cuts and bruises, you are healed. Palit talaga. Bawat sugat na po na lagay sa katawan ni Kristo, nabubura yung mga sugat natin. Bawat hirap na tinanggap niya, tumatanggap tayo ng kapatawaran. At yung kamatayang nangyari sa kanya, nagbigay sa atin ng buhay. It was really an exchange. Sinasabi ni Jesus, mamamatay ako para sa iyo. Ibigay mo sa akin ang iyong kasalanan, at pag nasa katawan ko na, babayaran ko ng aking kamatayan, at ibibigay ko naman sa iyo ang aking kabanalan. Kaya nung si Jesus ay mamamatay na, ang kabanalan niya ibinigay niya sa lahat ng nanalig, nananalig at mananalig pa sa kanya. At kinuha niya lahat ng kasalanan ng mga yon, ng mga nanalig, nananalig at mananalig pa. Kaya naging pinakamakasalanan si Jesus bago siya mamatay. Anong ginawa ng Ama? Because the Father in heaven cannot have fellowship with sin, God turned His back on Jesus. That's why Jesus said on the cross, Father, Father, why have you forsaken me? Naramdaman niyang iniwan siya. Dapat tayong lahat ang iwan ng Diyos Ama. Pero dahil ibinuntun sa kanya ang mga kasalanan natin, siya ang iniwan at namatay siyang mag-isa. No death could be lonelier than that. When your own Father in heaven turns his back on you, when your disciples leave you, when your followers desert you, and when everybody hurls insults at you and causes your body to be inflicted with wounds. That is the other side of the Christmas story. Because the Christmas story is only one half of the story. The Holy Week story, the Passion of Jesus, is the other side of the same coin. Magkasama sila, hindi sila magkahiwalay. 2 Corinthians 5:21, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Christ never sinned, but God treated Him as a sinner, so that Christ could make us acceptable to God. Sa halip na si Jesus ang i-welcome ng Ama, siya ang tinanggihan at tayo yung winelcome, kasi tayo ang naging Jesus at si Jesus ang naging tayo.
Yung kasalanan natin nalipat sa Kanya, yung luwalhati niya nalipat sa atin. Kaya ganun dapat ang paggalang natin sa ating sarili, sa ating katawan, sa ating isip, sa ating buhay, dahil tayo na ngayon yung Kristo. Christ is in us. We are now the temple of God. Kaya dapat lalo nating igalang ang kapwa, lalo mga mananampalataya, lalo mga lingkod ng Diyos, dahil sila na ngayon yung instrumento ni Jesus. Hindi si Jesus ang naglalakad, ang mga missionaries. Hindi si Jesus ngayon ang nagpe-preach, ang mga preachers. Hindi si Jesus ang nagtuturo, ang mga teachers. Hindi si Jesus ang sumasayaw, yung mga dancers. Hindi si Jesus ang kumakanta, yung mga singers, mga instrumentalists, lahat ng naglilingkod. Tayo ngayon ang katawan ni Kristo. At kung inuunawa natin ang halaga nito, grabe dapat ang paggalang natin sa isa't isa. Hindi mo chinichismis, hindi mo sinisiraan, hindi mo pinipintasan. Kung nagkakamali, tinutulungan mo uli, pinipick up mo uli. Tinutulungan mo ang bawat isa na buhatin ang kanyang burden. Tingnan niyo si Jesus na nga, may tumulong pa sa kanya magbuhat, di ba? So dapat, nagtutulungan tayo. Lahat yan ang kahulugan ng Pasko. Pagka hindi yan totoo sa atin, walang Pasko kahit na ang dami-dami mong hamon. Kahit ang parol mo, kasi laki ng bahay, at lahat ng kuryente yung napukor, napunta na sa bahay mo sa dami ng ilaw, wala ka pa rin Pasko. Fake yun. Pag hindi natin inuunawa itong mga kahulugan na to, the story of Christmas. Christ's sinlessness and holiness is given to the believers. Romans 3:22, the righteousness from God comes through faith in Jesus Christ to all who believe. God accepts people only because they have faith in Jesus Christ. Romans 5:18, consequently, just as the result of one trespass of condemnation was condemnation for all men, so also the result of one act of righteousness was justification that brings life for all men. Everyone was going to be punished because Adam sinned. But because of the good thing that Christ has done, God accepts us and gives us the gift of life. Kung paano lahat tayo na damay sa pagkakasala ni Adan, lahat naman tayo ay nahango sa ginawa ni Jesus, the first and the last Adam. Therefore, faith means righteousness. Dibdibin niyo ito mga kapatid. Pag nananalig kayo kay Jesus, ang tingin sa inyo ng langit, banal kayo. Kasi ang nakikita ang dugo ni Jesus, hindi ang kasalanan natin, na hinuhugasan ni Jesus. Kaya righteousness is still the requirement for salvation. But because we cannot achieve righteousness on our own, righteousness is freely given to those who believe through the sacrifice of Jesus. Jesus is the center of Christmas. He is the center of everything. Romans 4:5, however, to the man who does not work but trusts God who justifies the wicked, his faith is credited as righteousness. Kaya hindi mo na kailangang ipako ang sarili mo, hampasin ang sarili mo, pahirapan para ka lang pakinggan ng Diyos. Manalig ka kay Jesus, gawin mo siyang Panginoon at tagapagligtas, at ang tingin sa'yo ng langit, banal. But you cannot make God accept you because of something you do. God accepts sinners only because they have faith in Jesus. And the promise is that they will no longer be condemned. Yun ang good news. Romans 8:1, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. If you belong to Jesus, you won't be punished. Kaya pag Kristiyano ka, kahit ano pang dumating sa buhay mong hirap, kahit nalulungkot ka, napapagod, nahihirapan din, pero hindi nawawala sa iyo yung joy kasi alam mo, hindi ka na husgahan eh. Alam mo, naligtas ka na. Hindi dahil mabait ka, dahil mabait ang Diyos. Binigyan ka ng libreng kaligtasan dahil nanalig ka kay Jesus. Jesus, Christ, salvation is for all people. Kaya dapat ito dalhin sa lahat ng tao. Napakahalaga, mga kapatid. Salvation is still the story of Christmas. Huwag nating aalisin yan. People are to hear, believe, accept, share, and ponder this good news. Have you heard this good news?
or you have heard, have you heard it well? Kumisa naman at dinig natin yung putol-putol, kapra-kapraso, hindi buo. Hindi mo maintindihan kung bakit nga ba Savior si Christ? Bakit isinilang na ang tagapagligtas? Bakit nga ba may salvation? Man, God hates sin. Sin will be punished. All men are sinners. Therefore, all will be punished. But God loves people. He sent His Son to take all the punishment for all people and to give to the believers His holiness. Therefore, the believer is holy. We are all saints. Kahit nakakakilabot, isipin at hindi bagay, we are all saints. Tawagin nyo nga ang katabi nyo, saint. O di ba kinilabutan siya dahil alam din naman niyang hindi bagay. No? Pero, salamat ang bait-bait ng Diyos, ang tingin ng langit sa ating lahat, saints. Salamat na lang pinipili ng Diyos na maging colorblind. Ang nakikita lang niya sa atin, red. The blood of Jesus, not the blackness of our sins. Salamat na lang may Pasko. Have you accepted Jesus in your heart as your Savior and Lord? I don't like to miss this opportunity. Let's bow our heads before the Lord and close our eyes and pray. I like you to think well. Kung naisip niyo na ito noon, hindi kalabisang isipin uli, walang overdose ang salvation. Have you accepted Jesus as Savior and Lord? Malinaw na bang nasabi mo, Jesus, makasalanan ako, ang dugo mo lang ang pwede maglinis sa akin, tinatanggap kitang tagapaglinis, tagapagligtas, Panginoon. Kung hindi ito malinaw sa iyo, o parang nagawa mo na pero hindi malinaw, gusto ko maging malinaw ngayon, maging totoo ang Pasko. Walang overdose, walang nasosobrahan, pero pwedeng kumulang. So dapat kahit iniisip mo, alam mo na, sipin mo uli. At ngayon, habang lahat ay nakayo ko, gusto ko imbitahin lahat ng mga nagsasabi, hindi ako sure, pero gusto ko maging sure, gusto kong tanggapin ngayon si Jesus kasi mas lalo ko naintindihan ngayon. Sino ang nagsasabi niyan, mananalangin tayo, tatanggapin niyo si Jesus, ang mga kasalanan niyo aalisin niya, ibibigay niya sa inyo ang kanyang kaligtasan, and heaven will see you as a saint because of your faith. Whoever would like to say that to Jesus right now, stand up. We're going to pray. Stand up because we're going to accept this salvation from Jesus. We're going to accept Jesus as Savior and Lord. Walang masamang madoble kung nagdududa kayo. Kung totoong nagawa nyo na yon, hindi masama. Hindi kayo papagalitan ng Diyos na gusto nyo maging sigurista. Pero yung mga nakakatiyak na, you may remain seated. Kung sure na kayo that you have accepted Jesus as Savior and Lord. Tumayo ang meron pang nais dahil mananalangin na tayo. Humabol kayo sa Pasko at sa kahulugan nito. Huwag sayangin ang pagkakataon. God does not want religion. God does not want attendance in church. God wants that you accept His Son, Jesus, and make Him Lord. Salamat sa Panginoon sa napakarami ngayong magkakaroon ng tunay na Pasko. At kung nagkaroon na nun at hindi malinaw, lilinaw lalo. I want you to pray to God. Ipagtapat niyo ang inyong mga kasalanan. Kahit hindi na isa-isahin yan, alam naman ng Diyos, ang aaminin lang natin, yes, makasalanan ako. At kung meron kayong mga talagang mga kasalanang gusto nyong ipahayag sa Diyos, yung mga pinakagusto nyo, may panahon para sabihin yon, humingi kayo ng tawad ngayon sa Diyos. Aminin nyo ang inyong mga kasalanan, aminin natin ang mga kasalanan natin sa Diyos. Ngayon na, in silent prayer. Makasalanan po ako, O Diyos, alam nyo po lahat ang kasalanan ko, patawarin niyo po ako. Linisin niyo ako ng dugo ni Jesus. Binubuksan ko ang aking isip, puso, maging aking katawan, ang aking pagkatao. Tinatanggap kita, Jesus, ng buong-buong puso, maging tagapagligtas at Panginoon ng buhay ko. Kunin mo ang aking kasalanan at dalhin mo sa krus ng Kalbaryo at pakibigay mo sa akin ang iyong kalinisan at buhay para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan. Salamat na lang, Jesus, hindi ka lang namatay. Nabuhay ka rin. Matagumpay ang misyon mo para iligtas ako. Kaya kung saan ka man narot na bubuhay, doon din ako pupunta pag alis ng aking espiritu sa aking katawan. Nananalig ako na ako'y ligtas. Hindi dahil ako'y malinis, kundi dahil ginagawa akong malinis ng iyong dugo. Naniniwala akong ako'y banal, hindi dahil wala akong kasalanan, kundi dahil ginagawa akong banal, malinis ng aking pananalig sa iyo. Salamat po, Ama, na naisipan ninyo ang ganitong salvation. Hindi ko to kayang gawin sa sarili ko. Salamat sa inyo nagmula rin ang solusyon
para kaming makasalanang tao makabalik sa inyo. We dedicate our lives to you, ourselves to you, that as we accept Jesus as Savior, we accept Him also as Lord. Therefore, susundin namin si Jesus. Susundin ka namin, Jesus, sa buhay na patuloy mong ipapahiram sa amin. Salamat sa pagdinig mo sa aming panalangin. Nananalig ako na ito'y aking ngayong tinatanggap. Salvation in the name of the only Savior, the Lord Jesus Christ. Magsiupo kayo, patuloy tayo sa diwa ng panalangin. Yung mga nanatiling nakaupo, inaasahan kong dahil sure na kayo sa inyong salvation. Right now, lahat tayo in silence. Magpasalamat tayo sa Panginoon dahil tayo yung mga ligtas. At alalahanin niyo sa prayer na maging missionary tayong lahat. Ikwento niyo ang kwento para sila man, mga kilala, kaibigan, mahal natin sa buhay, maging hindi natin mga kilala, tumanggap sa Panginoon dahil magaling kayong magkwento at matyaga. Pray to God that God may bless you like the shepherds as good storytellers so that you may spread the news. In silent prayer, hilapin niyo ang mga hadlang, kung may hadlang sa inyong pagiging magandang tagapagbalita. Dinggin niyo, Panginoon, ang panalangin ng iyong mga anak. We dedicate ourselves to you that we may be Christmas cards, that we may be electronic messages, that we may be personal sharers na sa aming mga gagawin, makilala ng hindi nakakakilala si Jesus. Maunawaan ang Pasko, maligtas sila sapagkat kasya para sa aming lahat ang dugo ni Jesus. Lord, use us as your instruments. We thank you in the name of Jesus, our Lord and Savior. Sabi po sa Mark 16:16, whoever believes and is baptized will be saved. But whoever does not believe will be condemned. Ang hindi nananalig, mapaparusahan. So do you share and spread the good news? Sabi ni Paul, 1 Corinthians 9:16, woe to me if I do not preach the gospel. Sumpain ako kung hindi ko ipinamamalita ang mabuting kaligtasan. The gospel means good news. And by now, all of us should be clear about what the good news is. The bad news is that we are sinners. God hates sin. Sinners will be condemned. The good news, God loves us. He sends His Son Jesus to die for us. So when we believe in Him, we get saved. That is the good news. Do we keep pondering it? At isa pang mahalagang challenge, mga kapatid, do we affirm the dignity of the weak and the poor? The original hearers of this beautiful story were shepherds. So dapat marami pang shepherd, maraming kawawa, maraming mga kapuspalad ang mabiyayaan ng ganitong balita. Siyempre, kasama rin yung mayayaman. Kasi ang mga mayayaman may sarili ring karukhaan. Maaring hindi financial, pero pwedeng emosyonal. Tulad din ng maraming kapwa natin mahirap. That's why the good news is for all people. These are the responsible responses to Christmas. At dahil dyan, maaari niya nang batiin ang inyong katabi ng isang pinagpalang Pasko.